Good morning po, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating pag-aaralan sa umaga na ito, pasado sa langit. O mayroon solution pa ba? Ayon po sa pahayag chapter 20 verse 11 hanggang 12. Sabi verse 11, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking trunong puti at nakaluklok doon na param ang lupa't at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Verse 12. At nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. After 1,000 years ago, nangyari po, nagkaroon ng lake of fire, magkaroon ng trono o tinatawag natin na final judgment. Sa pamamagitan ng ating nakikita, mayroon pong dalawang uri ng aklat ng ating pag-aaralan sa umaga na ito. Ayon po sa pahayag 20 verse 12, at nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang patay ayon sa kanilang ginawa ng nasusulat sa mga aklat. Unang nakikita po natin ditong aklat, the book of record. No? Kapag ikaw ay wala doon naka-record sa book na ito, ay hindi ka makapasok sa langit. Ayon po sa Matthew chapter 11 verse 22 hanggang 24, ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tero o taga Sidon. Verse 23, at ito'y sa Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kabalaghan ginawa rito sa inyo, ay sana nanatili pa ito hanggang ngayon. Verse 24, ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang paparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ito pong tinatawag natin the final punishment. Kung ano pong ginawa mo sa iba, ganun din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kung hindi mo tinanggap ang Panginoon, mayroon kang punishment. Sabi po ng pahayag chapter 20 verse 11, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking trunong puti at ang nakaluklok doon na param ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakikita pang muli. Dito po ang final punishment po nating wala ng solusyon kapag ikaw po ay hindi nakasulat sa aklat na iyon. At pagkatapos yun ay paghuhukom na ang mangyayari sa iyo kapag hindi mo tinanggap ang Panginoon, kapag hindi ka nakasulat sa aklat ng buhay. Pangalawa, o tinatawag natin the book of life. Kanina record, na may record ka, kung wala kang record, hindi ka makapunta. Ngayon po, dito naman, the book of life. Kapag andito ka sa book of life na yon, andun ang pangalan mo, pasado ka sa langit, kapatid. Kung ang pangalan mo sa book of life, confirm ang pangalan mo sa book of life, mapalad ka. Tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoong tagapagligtas, mapalad ka. Kung walang pangalan mo sa book of life, itatapon ka sa apoy. Ayon po sa verse 15, ng pahayag, itatapon sa lawang apoy ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat
ng buhay. Sa verse 13, iluluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilalabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nakalagap sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanyang mga ginawa. Punishment. No? Sa Matthew chapter 10 verse 28, huwag ninyo katatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katatakutan ninyo ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa imperno. Yung hindi sumampalataya sa Panginoon, ako'y naniniwala sa ipupunta sa imperno. Hindi niya kinikilala ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, siya po'y pupunta sa imperno. Ang sumampalataya sa Panginoon ay pupunta sa langit. Tingnan niyo po sa John chapter 3 verse 8-10. Sabi niya verse 18 po ng chapter 3, hindi inatulan mapaparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng parusang ang hindi mananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Mga kapatid, kailangan mong Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. The final judgment, mahal ka ng Panginoon at gusto po ng Panginoon, tayo lahat ay makapunta sa langit. Mananampalataya, sumampalataya ka sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Pasado ka sa langit sapagkat tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon mo, tagapagligtas. At yun pong solusyon ng Panginoon. Mahal ka. Pagpapalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless you all.